So ito, ginawa ko siya specific for Bitcoin, pero applicable din siya sa mga investment na nagsulputan na ngayon. So kung yung mga investment na pinasukan mo, may mga nakita kang signs dito, pag-isipan mo ng mabuti, baka scam na yan. Palagi ka bang naluloko? And palagi na lang na paulit-ulit na nai-scam online? Well, panahon na guys para baguhin yung mindset mo. And kung gusto mong makaiwas sa mga iba't ibang modus online, this video is para sa'yo. So ayun guys, ginawa ko tong video na to para sa mga taong paulit-ulit na lang na nagpapaloko online. And sa mga taong hindi pa masyadong alam ang mga kalakaran dito. So kung ikaw naman yung viewers ko na maalam na, mga legit followers ko na palaging nanonood sa mga videos ko, pwede mo nang skip tong video na to. Pero kung gusto mong makatulong sa kapwa mo, sa mga relatives mo, pwede mong panoorin to at i-share sa kanila para mas lalo pa silang ma-aware sa mga iba't ibang modus na to. Hi guys, bago ka lang ba dito sa channel na to? And gusto mong matuto kung paano kumita online? Click mo lang tong subscribe button and yung bell icon para ma-notify ka in every uploads ko. So and guys, sa mga palaging nagpapaloko na lang, sa mga palaging nagpapa-scam na lang dito sa online, matanda na tayo guys, year 2021 na. So karamihan sa mga kalakaran ngayon is nasa online na guys. So dapat alam natin i-distinguish kung ano nga ba yung scam and kung ano nga ba yung legit. So kung may nag-alok sa inyo guys ng it's good to be true na investment, kunwari mag-invest ka ng ganitong amount and within 7 days, 1 month, 2 months, lalaki siya, walang ganun guys, walang easy money ngayon. Lahat yan is pinaghihirapan natin. Dapat kung gaano nyo kahirap pinag-ipunan yung pera nyo ngayon, so dapat maging matalino din kayo kung paano nyo ito i-handle. Pero kung yung utak nyo naman is napaka-greedy, gustong yumaman agad, gustong tumubo agad yung pera nyo, kung saan-saan kayo nakakahanap ng kung ano-anong investment man yan, lalo ngayon sa Bitcoin. Madami sa atin na nakilala si Bitcoin na investment lang ito. Which is hindi dapat guys, hindi investment si Bitcoin. Magiging investment lang si Bitcoin guys kapag alam mo na yung tamang way kung paano mag-trade. Ayan. Kaya ako nandito sa platform na to guys, kasi nagtuturo ako kung paano ka maging isang trader. Kaya ako gumagawa ng mga tutorials, mga trading strategies, mga trading tutorials, para malaman nyo talaga yung tamang way kung paano tayo mag-trade. In that way guys, kapag alam mo na yung trading, dun mo palang malalaman kung paano talaga yung proper way kung paano mag-invest dito. Hindi yung kung saan-saan mo isi-send yung pera mo para yung tao na yon yung mag-trade sa'yo na pinapangako na lalago daw, na within 7 days tutubo daw ng ganito. So hindi ganun yung way guys ng trading. Ikaw mismo yung magti-trade para sa sarili mo. So nagigets nyo guys? Hindi lang to applicable sa Bitcoin investment scam guys ha, kundi applicable din to sa mga iba't ibang investment scam na baka mapasukan nyo pa in the future. So medyo nagagalit ako guys kasi merong gumagaya ng fake JP Mercado dun sa Facebook. Nang tanging hangad is manloko, mang scam ng mga viewers natin. Ang tunay na ako guys, ang tunay na JP Mercado, hinding-hindi yan manghihingi ng pera sa inyo. Hinding-hindi yan magpapa-invest sa mga followers niya. Kaya ginagawa ko yung best ko para maturuan ko kayo. So ayun na nga, nandyan na yung mga videos ko. Kompleto na yan guys. Papanoorin mo na lang, kakainin mo na lang para matuto ka kung paano yung tamang way kung paano kumita online. So kung gusto mong matuto, ayan, nandyan lahat yung mga videos ko guys. Sobrang makakatulong yan sa inyo. So dahil medyo sikat na tayo sa Facebook guys, madami nang gumagaya ng profile natin doon. So check natin dito, JP Mercado. Yan, boom. So ito, ang tunay na JP Mercado guys is yung may 30,000 followers na. Ito. So ito yung official natin guys na JP Mercado. So ito, scam na to. Ito, scam na rin to. Ito, scam na rin. Gumagaya sa account natin. So dapat mapagmatsyag kayo guys. Kasi dito pa lang guys, ang dami nang naloloko. Alam na ngang ito yung official na Facebook page natin. Magpapa-scam pa rin dito. Magpapa-scam pa rin dito. Magpapa-scam pa rin dito. Ang pinakamatindi dito guys is ito, itong JP Mercado na to na scammer. Ayan.
So ayun guys, sa mga legit na followers ko dito na nanonood ng video natin ngayon, and sa mga ibang viewers natin, please naman guys, tulungan nyo naman akong i-report tong fake JP Mercado account na to para wala na siyang mabiktima, kasi almost 200,000 plus na yung nai-scam ng fake JP Mercado account na to. Nakailang try na rin ako na ipa-report sa inyo to, kaso hindi pa rin siya nati-takedown hanggang ngayon. Bakit? Kasi nagpapalit siya ng username at saka profile picture. At dahil doon, nababago-bago yung link na to. Yung facebook.com/JPMercadoTrading naman yung nilagay niya dito. So ito yung updated niya. Ayan. Tapos nung nakaraan, nung pinareport natin, ito siya. Ngayon wala na to kasi nagpalit na siya dito. Then dati, yung pinakaunang ginawa niya is ito. Ang alam din ng iba na takedown na to, pinalitan niya lang ng ganito, then nagpalit siya ng updated ngayon, which is ito. Para ma-report na natin siya ng tuluyan, kasi nakakaawa naman guys, yung mga na-scam niya, yung mga naloloko niya, ganito yung gawin nyo guys. Ayan, punta kayo dito, then type nyo lang facebook.com/, tapos yung itong number na to, 1000-180-904-1558. Kasi ito guys, kahit magpalit siya ng username, ito at ito pa rin yung number na in connection dun sa account niya. So wala na siyang takas dito guys kapag ganito yung ginawa nyo. Then click enter. Boom. So ito na siya. Then ito na yung username na gamit niya ngayon. So na-direct tayo dito guys. So itong link na to guys, ilalagay ko na lang sa description box o kaya sa comment section para ikiklik nyo na lang and para mapunta nyo na agad to para ma-mass report natin. Kasi hanggang nandito guys, meron at meron may scam to. So ang gawin nyo lang para mag-report, click nyo lang to, yung tatlong dots dito. Then click yung find support and report profile. Ayan. Then click nyo lang to, pwede kayong pumili ng pretending to be someone, then fake account. So sa akin, ito muna. Ayan. Then click next. Tapos i-check nyo lang to guys. Then click report. So sa ngayon guys, in review siya ngayon. So hintayin natin yung decision ni Facebook para ma-takedown niya tong account na to. So click next lang. Boom. Then click done. Ayan. Minsan, hindi yan pinapayagan ni Facebook kasi masyadong stricto yan. So kailangan mong mag-appeal ulit. Magpapakita naman yung notification dito. So click mo lang tong parang bell na to, then magpapakita na siya dyan. Then kiklik mo lang yon para mag-send ka ng appeal na fake account nga to. So ganun lang guys yung pag-report ng fake account na to. Malaking tulong to sa akin guys na mag-focus pa, na magturo sa inyo kung paano yung tamang way, kung paano tayo kikita online. Kasi mas mapapanatag na ako guys, na wala nang gagamit sa pangalan na JP Mercado, nang tanging hangad is makapanloko lang. So mas maganda guys na sabay-sabay tayong mag-report para mas mapapabilis yung process, para mawala na agad tong account na to. So might as well guys, paki-report na rin to, same process din lang, itong JP Mercado na to, then ito, then ito. Wag lang to guys yung 31,000 followers kasi ako na to. So yung mga gumagamit lang ng pangalan natin, then yung profile picture natin. So itong tatlong to, kasi ito binisit ko na siya, ginagamit niya yung mga videos natin para makapang-scam din. Ayan. So and guys, balik na tayo dun sa topic natin. Paano nga ba tayo makakaiwas sa mga scam na ganito? Paano ba natin maiwasan na ma-scam? So ayan, puntahan natin to, yung Facebook page natin. Click natin yan. Boom. Then may ginawa na akong infographics guys regarding dito. So dito mo malalaman kung legit yung pinagagawa mo or kung scam na ba. Yan. So ginawan ko na rin siya ng written summary dito guys para mabasa nyo din. And also maglalagay na rin ako ng link dyan sa description box. Check nyo na lang para mapunta nyo na agad to. Baka matabunan kasi to guys in the future. So importante yung intindihin nyo to, unawain nyo siya guys para maiwasan nyo na ma-scam online. So ito, ginawa ko siya specific for Bitcoin, pero applicable din siya sa mga investment na nagsulputan na ngayon. So kung yung mga investment na pinasukan mo, may mga nakita kang signs dito, pag-isipan mo ng mabuti, baka scam na yan. So ayun guys, kapag legit, ikaw as a trader, ikaw mismo yung magti-trade ng pera mo dito sa mga legit trading platforms. So ito yung pinakatamang way guys, kung paano tayo kikita sa Bitcoin. Hindi yung ibang tao yung magti-trade ng pera mo, hindi yung company, kasi at the end, ikaw at ikaw pa rin yung magti-trade ng pera mo. Same also guys sa mga investment. Huwag kang magpa-invest sa iba, kundi ikaw mismo yung mag-i-invest sa mga legit na pwedeng pag-investan. Tulad ng lupa, business,
sa stocks, sa stock market, pwede mong pasukin din yon. Pero dapat ikaw yung gagalaw doon, hindi ibang tao. So, gets nyo? Then, dito naman tayo sa scam, guys. So, tatlong element na yung involved dito. Ikaw ulit, hindi ka trader, ang mentality mo lang, ang utak mo lang is si Bitcoin is an investment, which is hindi. Kung hindi ka trader, huwag mong i-consider si Bitcoin na investment siya. Kasi at the end, meron at merong sisingit dyan na middleman, scammer. Itong middleman na to, he invites you to invest. At dahil ikaw naman walang kamalay-malay sa trading, gusto mo lang mag-invest ng Bitcoin, maniniwala ka ngayon dito sa middleman na to. Then itong pangatlong element, guys, for the show only na lang to, para magmukhang legit siya. So bibigyan ka ng website, bibigyan ka ng login, password, para kunwari ma-access mo yung website nila at dun mo itatrack yung mga earnings mo. Sabihin natin 1 month, 2 months, 3 months, take down na yung website nila. At the end, hindi mo na makukuha yung pera mo. Kasi nga, wala na yung website nila, tapos yung pinag-investan mo, tumakbo na. Gets nyo yung diagram natin dito? So, ang advice ko sa inyo, guys, don't be this guy. Nang tanging alam lang is mag-invest sa kung kani-kanino, hindi pinag-aaralan yung mga bagay-bagay, basta-basta na lang pumapasok sa kahit anong investment na nakikita niya sa Facebook, ganyan. So, ang tamang way dyan, guys, pag-aralan mo. Ano nga ba yung modus ng mga middleman? Paano nga ba sila gumalaw? So mostly dalawa lang yan, guys. So yung isa is yung parang ginawang invite-invite na nagmukha ng networking. So minsan kahit yung mga relatives mo, friends mo, ini-invite ka na rin na sumali, nasa hindi rin nila alam, guys, na scam na rin pala yung nasalihan nila. So madaming nagsulputan na ganyang modus, guys. Kung alam nyo lang yung IX trade, Forsage, yung cash drop, ayan, nagsulputan lahat yan, guys. Pero same-same lang yung mindset nila dyan, guys. Mag-invest ka sa kanila, tapos lalago yung pera mo within 7 days, 14 days, 1 month, etc. So dahil lang mukha siyang networking, mag-invite-invite ka ngayon para ma-payout mo daw kuno yung kikitain mo. Pero in 1 month, matitakedown na yan. Mawawala na sila ng parang bula. At saka yung mga in-invite mo, ikaw yung sisisihin dyan. Kasi in-invite mo sila eh. So ingat-ingat na lang tayo sa mga invite-invite na yan, guys. Lalo na pag pumasok na yung word na investment. Then another style nila, guys, another modus, which is yung pinakita ko sa inyo kanina, na gagaya sila ng mga personalities, ganyan. Ako, isang victim dyan, ginaya nila yung account ko para magkaroon ng trust yung mai-invite nila. Uy! Si Piolo, nag-message sa akin. Mag-send daw ako ng pera sa kanya, papalakihin daw niya. Ikaw naman na nagpapaloko, magsasend ka ngayon, di ba? Uy, si Ivana Alawi, nag-message sa akin. Tumatanggap daw siya ng mga investor. Mag-invest ako ngayon sa kanya para lalaki yung pera ko within 7 days daw. Uy, si Boss JP Mercado, isang magaling na trader. Minessage niya ako. Mag-send daw ako ng pera sa kanya kasi ititrade daw niya. Tapos in 7 days, may kikitain ako. So, ganun yun, guys. Ganun yung takbo nun. So, ang malaking lesson dito, guys, wag kayong magsisend ng pera kahit sikat man niya na artista, sikat na influencer, sikat na YouTuber. Kasi malay natin, guys, fake personality na pala yung kachat mo, yung katransak mo. Kasi ang mga tunay na personalities naman, guys, hindi basta-basta magchat-chat yan sa'yo para manghingi ng pera. Lalo na pag pumasok yung word na investment. And alamin mo din, guys, kung paano kumilatis ng fake account tsaka real account. Sobrang logic na lang to, guys, na for sure pati bata alam na alam to. So kung may kachat kayo ngayon na JP Mercado na hindi 31,000 followers, eto, magtaka na kayo. Kasi ang paraan lang para makontak nyo ako is through message, eto, sa real Facebook page natin. Click mo lang to, tignan mo kung may conversation tayo dyan. Kung wala, fake na yung kausap mo ngayon. So same concept lang din to sa mga ibang personalities. Malay mo, kachat mo na pala yung peking Ivana Alawi, kachat mo na pala yung peking Rapi Tulpo. So mag-ingat kayo, pairalin natin yung logic natin, guys. So and guys, balik tayo dito. So yung dalawang modus ng scammer is parang networking na invite lang ng invite. So ingat tayo doon. Then yung isa is magpapanggap na sikat na personalities. Then yung mindset naman nila, ayan. So may dalawang mindset yung mga scammer na yan.
Una, kapag nasubukan mo na makapag-transact sa scammer, uubusin at uubusin niyang pera mo na hawak mo ngayon hanggang sa wala ka nang maibigay sa kanya. So walang patawad yung mga yan, guys. Ang magiging flow niyan, sige, bigay ka ng bigay, ikaw naman natutuwa kasi sabi ng scammer, lumalago daw yung pera mo, ganyan. So manghihingi yan ng first payment, second payment, third payment, at kung ano-ano pa yan. Then kapag ilalabas mo naman yung pera mo sa kanila, kung ano-anong rason na naman yung ibibigay nila sa'yo, na kesya merong admin fee, na kesya merong withdrawal fee, and ikaw naman dahil sa kagustuhan mong makuha yung pera mo, bigay ka pa rin ng bigay, admin fee, withdrawal fee, at kung ano-anong pa yan. Tapos sa huli mo na lang malalaman na na-scam ka na pala. Tapos yung isang mindset nila, guys, is kukunin naman yung tiwala mo. So nag-invest ka sa kanila, sinabi nilang lalago yun within 7 days. So yung first payout mo na withdraw mo, tapos naengganyo ka ngayon na maglabas pa, mag-invest pa ng mas malaking amount kasi alam mong nagpe-payout ka nga. Then kapag naibigay mo na yung malaking amount na yon sa kanila na hinihingi nila, same process ulit. Para ma-withdraw mo, kailangan mo ulit magbayad ng admin fee, ng withdrawal fee, at kung ano-anong fee pa yan, para mas malaki pa yung maibigay mo sa kanila. At ikaw na walang kamalay-malay, bigay ka ng bigay. Siyempre, gusto mong makuha yung pera mo, di ba? Tapos at the end, hindi mo na ma-withdraw yan. Kasi nga, na-scam ka na pala at sa huli mo lang na-realize. So, tandaan natin, pag legit, dalawa lang ikaw at saka yung legit platform lang. Pag scam, tatlo na yung involved. Then, ang pinakamalaking sign na na-scam ka na is, may middleman na. May biglang sisingit sa'yo, may biglang magme-message sa'yo, na-invite ka nga na mag-invest sa kanila. So, ayun lang guys, mag-ingat lang tayo palagi. So, kung may care ka sa kapwa mo Pilipino, i-share mo tong video natin ngayon. Kasi kapag share mo to, mas madami tayong matutulungan na ma-aware sa mga ganitong modus na nagsusulputan na online. So, ang tanging request ko na lang sa inyo guys is pakireport na lang to. Yan, itong fake JP Mercado na to. Para wala na siyang mabiktima. So ayun lang guys, sana may natutunan ko ulit sa video natin ngayon. So marami pa akong mga ilalabas na mga videos na kung saan pwedeng-pwede tayong kumita online. So ayun lang guys, kung may time ka lang naman, pakiclick naman yung like button dyan sa baba. Ayan, i-click mo yan para malaman ko na nagustuhan mo itong video natin ngayon. So ayun lang, kita-kita tayo ulit sa next video natin. Pops, but I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced.